Sir, unahin ko na kagad itong tungkol po sa irrevocable resignation na inihain ni Vice President Sara Duterte bilang gabinete nga po kahapon ito nangyari. Ano lang pong masasabi niyo tungkol dyan? Eh, unang-una, malaking kawalan yan sa Marcos administration ng kanyang pagbibitiw. Sapagkat isa siya sa mga ilan lamang na performing members of the cabinet. Mm-hmm. Kaya isang malaking kawalan. Pangalawa, hindi na tayo nagtataka na siya ay nagbitiw sapagkat marami ng nangyari sa kanyang pagkatao diyan sa loob ng Marcos administration. Unang-una, nung siya ay binanatan ng Speaker Martin at ang House of Representatives kaugnay diyan sa confidential funds. Yan pong confidential funds na yan ay pinakiusap niya kay Presidente Marcos Jr. at pinagbigyan naman siya. Mm-hmm. Pinagbigyan siya sapagkat unang-una, tama lang naman. At kailangan niya talagang confidential funds sa maraming proyektong iniisip niya para sa mga estudyante, yung kabataan, kasama na yung national security. At yan ay hindi labag sa batas. At nung yan ay pinuna at binatiko siya dyan, nanahimik ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yan. Ngayon, kung ikaw naman ay nasa kalagayan niya, siyempre naghahanap ka ng pagtatanggol na galing sa presidente at pagkalinga. Pangalawa, matatandaan natin na nagsalita siya kaugnay sa ginawang resumption ng peace negotiations. Kung matatandaan natin, eh talagang sinabi niya na yung pakikipag-usap ay pakikipag-deal sa demonyo. Mm-hmm. Sa pact with the devil, natatanda mo na sinabi niya. Yes, opo. And then, yung latest na kanyang pagsasalita, ay kaugnay naman sa ginawang marahas, illegal, overkill na pagsalakay sa mga compounds ng Kingdom of Jesus Christ. Mm-hmm. Madalit sabi, nagiging untenable na ang posisyon niya sa kabinet sapagkat marami siyang gustong ipahayag. Marami siyang pagtutol marahil sa mga ginagawa ng mga ilang ahensya ng gobyerno at hindi siya makaimik sapagkat unang-una, siya ay maprinsipyong tao at madelikadesa. Mm-hmm. Ayaw niya na hanggang nasa loob siya ng administrasyong Marcos, opo, ay babatikusin niya mga pamamalakad nito. Kagaya ng ginawa ni VP Robredo nung mga panahon. Miyembro siya ng kabinete, pero binibira niya paglabas niya sa Malacanang. Mm-hmm. So, kaya inaasahan na natin talaga na siya ay magre-resign. Oo. Iyan umalis. Oo, bilang part of the cabinet. She doesn't want to have her cake and eat it too. Okay. Sir, nakausap niyo na po ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Meron po ba siyang reaksyon at sinabi hinggil sa pagbibitiw ng kanyang anak bilang member of the cabinet ng administration, ng current administration? Nakausap po siya at ang sabi niya sa akin, hindi niya alam. Wala, hindi siya sinabihan at hindi rin siya kinonsulta. Which is consistent with the character also of VP Inday Sara kasi may sarili siyang kaisipan dito. Never naman siya talagang pagdating dyan sa posisyon niya sa kabinete, hindi talaga siya nagkukonsulta. Kailan po kayo nagkausap ni former PRRD? Kahapon, immediately, sir, after the resignation. The announcement, no? Opo. Pero sir, may reaction po ba si dating Pangulong Digong? Wala. Hindi na, alam mo, si Presidente Duterte hindi naman nagre-react yan First, alam niya naman ang ugali ng kanyang anak. Pangalawa, yun ang kanyang desisyon. Hindi talaga nakikialam yan. Mm-hmm. Yun nga po, no? Hindi naman din sinabi kasi direkta ni VP Sara ang dahilan sa kanyang pagbibitiw. Pero meron po kaya kayong idea bukod sa mga nabanggit niyo po kanina o may kinalaman kaya o direksyon ito mula sa kanyang amang si former President Rodrigo Duterte, sir? As I said, hindi nakikialam si Presidente, so she will not be doing anything at the instance or at the initiative or at the suggestion or at the counsel of her father. Opo.
Sir, sabi niyo din, no, in the past administration, si VP Lenny Robredo ay talagang parang bumabatikos sa administrasyon. Tingin niyo ganoon din po papunta itong pagbibitiw ni VP Sara sa kasalukuyang administrasyon? We can only speculate on that, but we have to wait. Kasi ang mahalaga dyan, si Inday Sara ay talagang merong sariling kaisipan sa lahat ng bagay dito sa Pilipinas. And nobody can stop her from expressing her sentiments. And she did it many times over. Nung siya ay mayor pa lang at naging vice presidente. At ang relasyon niya sa grupo ng Marcos did stop her from expressing her sentiments. Isa pa, siguro sa tingin, ang tingin ko lang, baka magiging uncomfortable na siya. Masyado na style ang environment dyan sa kanyang departamento. Kaya nangihinayang ako dahil marami siya talaga ginawa. Hindi totoo yung pinagsasabi ng mga nasa kaliwa na wala siyang ginawa. Ang dami siyang ginawa. Kung nakinig lang siya sa interview o sa statement ni VP Inday, malalaman niya kung anong pinagagawa niya. Opo. Sir, dako ako sa ibang topic ha. Pag-usapan lang natin itong pinakahuling insidente naman ng karakasan sa Ayungin Shoal kung saan inakusahan ng Chinese Coast Guard ang mga Pilipinong Navy na nagsasagawa ng resupply mission na sadya umanong nambangga. Pero sa salaysay kasi ng ating mga tropa, sinasabing nag-ala pirata pa, no? Or pirate yung mga Chinese at may mga nasaktan din po sa Navy. Ano lang po masasabi nyo dyan? At saka baka po, yun, nagkausap din po kayo ni PRRD dito. Hindi namin na pag-usapan niya. But ako, alam mo, matagal ko nang sinasabi yan sa aking programa, sa aking column, sa Manila Times, yan sa programa ko sa SMNI, na yung mga Chinese, talagang hindi hihinto yan, walang tigil yan. Sapagkat sa kanilang pag-aakala, sa kanila yon, pareho din natin. Siyempre, kung sa tingin mo, yan ay iyo at nanginindigan ka, ay talagang gagawin mo ang lahat upang ipakita sa buong mundo na iyo yan. Kaya ang mukhae ko kay Presidente Marcos Jr. noon, kailangan pag-usapan ng ating presidente at presidente ng Chinese government kung paano ang gagawin nila dyan sa isyung yan. Kasi hindi talaga magkakaroon ng resolution yan kahit na meron tayong arbitral. Mm-hmm. Wala naman tayong kakayahan. At yung mga kakambi natin, puro lang naman salita. Wala rin ginagawa. Kaya sabi ko, mag-uusap na silang dalawa. There should be a modus vivendi kung magkita yung tropa dun sa contested waters. Pero ang problema, hindi naman ginagawa. Puro tayo salita lang. Puro rin tayo amba. Wala naman tayong wala. Paulit-ulit lang na mangyayari yan hanggang magkakaroon ng sakitan, hanggang lumala ng lumala. Oo, so talagang dapat may pag-uusap, no? Yung dalawa, yun lamang ang kanilang pag-uusapan. Kasi every time mag-uusap ang presidente natin sa kanila, maraming pinag-uusapan Isa lamang yan sa mga topic. Dapat this time, yun lang ang pag-uusapan nila. I-resolve na nila yung West Philippine Sea. Kaya nga, naku, mas tumitindi at mas lumalala kasi yung nagiging tensyon at may sakitan na pong nangyayari. Nakakapangamba, no? Yung binabanggit nga po ni Attorney Panelo na wala tayong sapat na, kumbaga, panlaban in a way, no? Or pantapat. Attorney, panghuli na lamang po. Before we let you go, may mga nagko-comment lang din po sa aming programa at nagtatanong at nice din pong makuha ang inyong opinion. Kasi may mga comments po dito na baka mabalik lang po ako dun sa pagre-resign ni VP Sara ha. May comments po na paghahanda raw sa halala ng ginawa ni VP Sara. Gaano kaya yan katotoo, no? At sabi rin kasi hindi naman na sila kandidato kaya wala nang unity team. Pero magkaka-unity team pa kaya sa papalapit na eleksyon? Ano pong force niyo dyan? Unang-una sa tingin ko, walang kilalaman niya sa kanyang pagkandidato sa malayo masyado pa 2020. Sa gaya na sinabi ko, sa tingin ko ang feeling niya, untenable na yung stay niya dyan. Kasi there are many issues na she might want to express herself, but she cannot because she's a member of the cabinet. Ano siya?
kumbaga, honorableng tao eh, may delikadesa. Kaya kung may gusto siyang sabihin na kontra sa administrasyon, hindi pa pwedeng mananatili ka dyan. Mm-hmm. Ang gusto kong pag-usapan sana natin, dahil inaantay ko sana tanungin mo ako, eh, yung conviction ng apat na pulis. Sige sir, may ano mong reaksyon nyo doon? Kasi ito ay nagpapakita lamang na hindi totoo yung mga akusasyon sa Administrasyong Duterte at kay Presidente Duterte na tinotolerate niya yung mga kamalian at paglabag sa batas ng mga pulis sa panahon niya nung magdeklara siya ng digmaan sa droga. Matatanda mo, mm-hmm, meron siyang deklarasyon sa kanyang SONA na poproteksyonan niya mga pulis pag ito'y nasangkot at merong mga mangyayari na sila'y maididimanda, susuportahan niya. Pero meron siyang pasubali. Sa kanyang huling pagsalita sa SONA, sinabi niya na pag itong mga pulis ay nang abuso, there will be hell to pay. Ibig sabihin, hindi niya ito tolerate at ito nga ang ginawa niya. Idinimanda niya yung mga pulis at nagkaroon na ng conviction. Ito na yung pang-apat na conviction at marami pang darating. Oo nga. Nako. Ayan. Sa isa po ako sa mga nag-cover niyan eh. Yung sa conviction nga po ng homicide case versus the four policemen dyan po sa Caloocan. Attorney, at ito makikita rito po na yung sinasabi ng ICC na wala tayong kakayahan at kung may kakayaman, hindi natin pinupursige o inuusig ang mga tao nag-commit ng crimen against humanity, ay hindi totoo. Kaya tama ang foreign policy ni Presidente Marcos Jr. dito na wala silang dapat pakialam sa atin, wala silang jurisdiction.